bilis ng oras, no? Oo, ang bilis ng panahon. Grabe. Hello po sa lahat po ng mga taong sa picture na lang payatilo. Ha? Madaming ganyan, di ba? Sa throwback na lang payat. Oo. May nauso nga ngayon, di ba? Ano? Yung show me your photo ng 21 ka. Tapos lahat ng mga nagpo-post ng picture ng 21 sila, talaga mga payat. Talaga? Kasi yun yung kasagsagan ng kapayatan natin, di ba? Yung mga gano age. After teenager. Hindi ko alam. Bakit hindi ka ba payat noon, 21 ka? Hindi. Payat na payat naman ako. Payat ka, di ba? Dati. Ngayon. Payat pa din. Complicated. Hindi ba single tong lalaki? Single po siya, kaso yun nga po, yung in the last 5 years, naging kami lang dahil inas niya ako to be his girlfriend for a year. And then naghiwalay din kami, pero continuous yung usapan namin. Nakita kayo sa uwi mong to? Yes po. Pero hindi kayo? Hindi po. Nag-sex kayo? Hindi po. Hindi, tinatanong ko lang ha. Gusto ko malaman anong level ng... Anong lalim. Anong lalim ng sama, di ba? Anong may... Kasi ganito yan, ano? You are not with this guy. You said kanina, I vividly remember you said, I am not dating anyone. Yes po. So I therefore go back to sinabi ko na you are not intimately committed to anybody. Yes po. Oh. Why is this guy a part of your consideration? Gusto mo sabihin ko sa'yo? Yes. Nag-aantay kang jiwain ka niya. Mahal mo. Siyempre hindi ka aamin kasi ang chip pakinggan nun, di ba? Mahal mo. Mahal mo, no? Eh, hindi ka mahal. Pero wait lang, kung naging mag-jowa na pala kayo, bakit di pa nagtuloy-tuloy? Ay, kasi po ang complicated na usapan namin. Kaya, nung after a year, ako na lang din nakipaghiwalay. Pero... Ah, ikaw ang nakipaghiwalay? Kamit po namin yung communication. Do you think okay. That's healthy? Diba na meron kang ex na kausap mo, alam mo alam niya hindi kanya babalikan at alam mo umaasa ka? Kasi... Sige, try mong sabihin hindi ka umaasa. Mag-aaway tayo. Try mong sabihin sa akin yan. Tama po, umaasa. Exactly! Ano yun, pag nag-uusap ba kayo, nag-I love you siya? Ay, hindi po. Ah, hindi. Wala pong ganun. Parang, ano lang talaga, may communication lang kayo, ganun. Kwentuhan, ganun. Kasi, I've been asking naman po, since nung naghiwalay kami na, stop na yung communication, kasi kung wala din namang future, let's stop na. Kaso, ayaw po niya na tumigil. Lagi siyang te-text lang, te-thank you sa lahat ng tulong na nagawa ko sa kanya. Ganun. Kaso hanggang dun lang, teka lang, no? Teka lang. Hanggang wait, dun wait, lang. Wait. Diba? Bakit? Wait. May laman yan. Thank you sa tulong na... Na ginawa po. So, ibig sabihin, nag-break kayo... Kung ano, nag-communicate pa rin kayo, nagpapadala ka, no? Every now and then. Yes po. Ayun. Kaya kinakausap ka niya. Kaya ano, continuous. Away na pag sinungaling siya. Away naman po ako doon na educating niya. Tapos, kinakonfront ko naman din po siya na... Magkano monthly? Ayan na. Hindi po siya monthly. Magkano ang pinakamalaking pinadala mo? Ano po na po maalala eh. Kung sabihin hindi mo maalala, charing mo yan, tigilan mo ako. Hindi po, kasi po, yeah. Hindi mo maalala po. Kasi madami ba? Opo. Ah, kaya hindi mo na maalala kasi constant. Ano yun, siya yung humihingi na help sa'yo o kusa ka? Kusa naman po. Yung iba, humihingi siya pag urgent, like emergency. And then, dahil na constant yung usapan namin. Dahil constant yung communication nyo, constant din yung parang pag-help mo sa kanya. Yes po. Din. And then, aware naman po siya doon na lagi siya magta-thank you na tinutulungan ko siya. Pero, sabi ko, hanggang thank you lang, kumbaga walang next level. Wala po eh. Ayun. Kasi hindi ko din po alam kung anong plano niya sa buhay actually. Wala siyang plano sa'yo. Mamingi lang ng tulong. So, let's get that out of the way. Okay lang?
Sige po. Kasi, sorry ha, pero kanina, alam mo, nalungkot ako bigla kasi sabi, kanina na umaming ka na part siya ng consideration why you wanna be in the Philippines. So I therefore conclude you wanna move your entire life to the Philippines because you want to get the chance na mas makasama siya ng lalaki niyan when this guy, ikaw na mismo nagsabi, has got no plans for you to be with you. Mm-hmm. Ikaw na rin nagsabi, diba, na kinakausap ka lang niya kasi may benefit. Mm. Yes. Tapos kaya siya nape-pressure kasi parang nakakapagod na rin maghintay sa wala, and at the same time, hindi naman ako pabata. Parang gano'n yung nafe-feel mo. Yes, ano ba, saan ba tayo patungo? Eh, ito na oh, pressured na ako. Diba? Kaya ka nagkakaganyan. Yes po. Although hindi naman po siya totally yung dahilan. Partly na paano kung magstay ako dito? Partly. Partly charering. And then, yun nga, Papa Jackson, kasi nga, gusto ko lang din talagang, na-feel bad ako nung nag-move kami abroad. And then, wala akong degree. Hmm. Yung ganun. Kaya gusto ko din talagang tapusin. As in, every time na uwi ako, tinatry kong ayusin yung schooling. Sige, una. Pero alam mo, kung nape-pressure ka na pala at feeling mo, parang shucks, na to, midlife crisis na to, tapos may mga hindi ako natapos, gawin mo na agad. Kasi anyway, ang bilis ng panahon. Lalo na kung nasa isip mo yan lagi na hindi pa ako nakaka-graduate, gusto ko makagraduate. Diba? Yes, bakit hindi mo na lang ituloy? Kasi nga po, kinukonsider ko din na yung trabaho. Yung trabaho, and then yun nga, yung setup ng family namin when it comes to this responsibilities, like, let's say, abroad. Ibang bansa, hati-hati kayo doon ng obligasyon. Yes po, and then, kung hindi ka mag-work, wala po talaga, as in, hindi kagaya dito sa Pinas na... Ay, oo naman, alay, dito kayo to lang hanap buhay na kakapag-red door sa hapon. Diba? Ay, minsan nga yung mga walang hanap po sila pa yung malaki ang katawan at di ba, matataba? Hindi ko, Tom. Na parang doon, hindi ka pwedeng hindi pumasok one day kasi panghihinayakan mo yung sasahurin mo. Kumbaga sa ibang bansa, you're telling us, diba, kumbaga, nandun yung epitome of rat race, parang gano'n. Yes. Pero if ever ba na, sige, kunyari, kasi kinoconsider mo yan, edi dun ka na lang. Pag dumating ang ilang years, na lumipas, maiisip mo pa rin ba na tapusin yung pag-aaral mo? At hindi ka... From time to time po, nakakaramdam ako nung, balik kaya ako ng Pilipinas, tapusin ko yung schooling ko, at least I would have my degree. Mm-hmm. And then, try ko, kasi I never really tried na mag-work since nag-migrate kami. At pag nangyari yun, halimbawa, saka mo siya ituloy, hindi mo ba ma-feel na sana pala noon ko siya ginawa, hindi ngayon? Minsan po, pumapasok yung sana pala 2 years, 3 years ago nung nag-isip ako ng ganito, sana ginawa mo na. Sana ngayon tapos na. Oo. Siguro kailangan i-gauge mo din ngayon kung ano ang mas priority mo. Diba? Kumbaga, mag-reflect ka, ano ba ang mas kailangan ko, ang mas priority ko? Yung wala akong maging regrets pag ito ang pinili ko. Yan mo. Diba? Kasi sometimes, dun tayo nag-fall eh. Kung ano yung mas priority natin, ibig sabihin, yun yung mas gusto natin ginagawa. Yun eh. Kung ano yung top priority natin, ibig sabihin, ito yung gustong-gusto ko. Ito dapat yung gawin ko. So, nakasalala yun sa'yo kung ano ba yung priority mo. It's either ituloy yung pag-aaral mo dito, yung pagre-risk, o yung mas kailangan ka dun sa ibang bansa. Ano ba yung mas kinakailangan ng sitwasyon at mas kinakailangan mo din sa puso mo? Diba? Sa Pilipinas, andito yung papa niya eh. Papalaki mo ba ayun natin pa, to? Plus add-on pa yon. Diba? No. Add-on kasi, yun. Kasi, diba, kung magkakara, going back to Canada is a need. Staying in the Philippines is a want. Yes, exactly. Diba? Yun, diba? Oh, let's just simplify this. Diba? And kasi alam mo, the beauty of the situation of Anna is that she can opt to stay in the Philippines and still have that
option of going back to Canada kasi ano siya dun eh? Citizen siya dun eh. Uh-oh. Diba? Yes, oo. So ang kailangan niyang gawin doon ay magpaalam at i-adjust yung buhay ng mga tao doon para yung obligasyon na ginagampanan niya sa Canada may sumalo. Tama. Yes, diba? Tama. So if that's the only problem, ibig sabihin it's just one phone call away to the people who might, diba, possibly magtampo sa iyo, but they will understand. Mm-hmm. Ulitin ko ha, one day when you are committed na, you will not have these kinds of option. Ngayon, mm-hmm. ngayon, kasi ngayon, ano eh, madali pang desisyonan to dahil kaunti yung ano eh, kung magkaunti yung consideration mo eh, talaga ka pa eh. Yes. Nag-iiba kasi ang desisyon, the dynamics of making the decision, or many decisions kapag ka may pamilyado kang tao. Mm-hmm. Diba? Kasi now you can afford to be carefree, tama? Yes. Oh, did you just be carefree? Wala ka namang obligasyon eh. Kaso po yung... Hindi, wag pala! Ayaw mo na, di ba? Hindi mo ba, Jackson? Kasi yung, alam yung trait natin mga Pinoy na, hindi, kahit hindi naman ibigay sa'yo sa responsibilities, tinitake mo yun. Kasi, huwag na natin pag-usapan yun. Normal sa ating mga Pinoy yan. Meron lang gusto ang pansinin sa'yo na... ito sa mga nakikinig sa atin. Huwag nyo nga ginagawang baseline yung buhay ng ibang tao sa dapat ma-achieve niya sa buhay. Totoo. Kasi may kanya-kanya tayong ano eh. Kabubuhan yun eh. alam mo sa totoo lang, yung mga kinaiinggitan mo, Ana, na committed, baka naiinggit nga sa'yo yun. Kasi ikaw ka, pwede mong gawin ng mga bagay na din lang kayang gawin eh. Oo. Huwag mo sila kainggitan. Totoo. Baka ba? Bukas, punta mo yung papa mo. Papa! Asan ba si Fafa? Nasaan? Andito din po sa Pampanga. Kailan ka nakita ulit? Kailan? Hindi pa po. Wala, hindi ka gusto makita niyan. Nalapit niyo lang pala sa isa't isa. Opo. Alam ko naman. Wala eh, tumibok yung puso mo eh, no? Siya yung ano mo, totga mo. Hindi naman po. Sige, plastikin mo ako para mag-away. Hindi po. Hindi po siya yung totga ko. Sige, anong tawag mo? Anong tawag mo dyan? Ah, kasi hindi pa nag-got away, no? Nandiyan pa, no? Sa bagay, the one pa lang that will go away. Pwede ba kitang payuhan, payong lalaki? Yes po. This will have a little bit of bias ha, pero I hope this will dawn to you something like a sound advice, no? Yes po. Try to lose that guy. Aray. No, try to lose. Parang na-hurt si Ana doon. Kasi alam mo, kaya kina-accommodate niya kasi may benefit lang eh. Oh, naman po. Aware naman po ako. Ay, anong katangahan to? Aware ka pa. Pero alam mo kasi. Teka lang muna. Truth hurts kasi sometimes. So let's kunin mo yung sagwan. May sasampal yun ako dito. Eh, truth hurts eh. Kahit naiisip din yun ni Ana. Pero syempre dahil mahal mo yung tao, parang dinededma mo yung mga red flags, diba? And umaasa ka na baka ano, baka ganun. Hindi naman. Pero kung talagang may plano kasi sa yun yung... So, sorry, Akara. Ano pero I don't think makukonsider mong red flag yun eh. Ano ba tawag doon? Tama ka, in a sense na red flag. Pero kasi ang red flag nag-a-apply kung jawa mo yung tao eh. Sa bagay. Hindi naman kasi red flag as a person. Ayun, tama. As a person. Oh. Kasi... Not as a potential partner. Alam mo kasi ako naniniwala ako na kapag gusto ka talaga ng lalaki, ano eh. Hindi mo pagdadaanan yung maghihintay ka. Yung wala-allowance lang. Magtatanong ka. Yung mag-iisip ka sa gabi kung tatawag kaya to or magsa-chat, magte-text kaya to, hindi mo dapat pagdadaanan yan kasi kapag gusto ka ng lalaki, gagawin yan lahat for you, masungkit ka lang. Bakit diba? Masungkit yung ukit? Masungkit. Hindi totoo. Pero parang pag ang lalaki medyo, alam mo yun, medyo shaky at di mo alam kung saan ba po papunta talaga, nakakatakot yun. Yes naman po. Oo. Nakakatuwa si Ana, no? Kasi alam niya.
Aware po. Oh, aware ka, no? Apo, aware po ako. At sinasabi ko naman din po yon, like, frankly, dun sa... Lakasan mo po na konti para marinig ng guy. Sinasabi ko po siya, sinasabi ko po yun sa kanya. Like, like, kinoconfront ko po talaga siya. Anong sinasagot niya kapag sinasabi mo yun? Sasabihin po niya na hindi, ime-message pa rin kita. Yun lang? So, ganon, ganon. Yes po. Ganun lang. Sorry, ah. Okay na yun. Sa punto ito, the guy is almost not at fault, eh. Kasi, di ba, you deserve what you tolerate, eh. Yes po. And what you tolerate will continue. Ano nga ang tawag sa ganitong relasyon? Yung, may tawag sa ganitong relasyon na yung, basta, there's a term for this, eh. Ano? Basta, psychology term, yun. Para silang benefactor ng bawat isa. The guy, ang benefit niya sa the financial support when need be. Siya naman. Diba, si ate naman, emotional fulfillment. Uh-oh. Pero hanggang dun lang. Na nakakausap niya, nakakaano niya. Kaso, ang tagal na. Imagine. Diba, ba't di ka na niya pinurso again? Ayaw nga lalaki sa kanya. Diba? So masakit man, pero kailangan mong ano, eh, siguro kailangan mong i-accept na ay baka hanggang dito lang talaga. Meron akong suggestment. Ano? Hindi suggestion, suggestment. Handa ka na, Ana, sa akin suggestment. Yes po. Yes po sa suggestment. Oh, yes sa suggestment. Sige, ano yan? Sabi mo, anong suggestment? Anong suggestment? Yan. Kung umuwi ka ng Canada, if you still feel the same, fix whatever you can fix there. Come home to the Philippines. Ang mahal po ng ticket. Mahal lang i-risk niya. Joke lang. I mean... No, hindi. You don't have to come home naman agad-agad eh. Naramdaman ko na po kasi yung last time na uwi ko. May times na okay ako. May times na nakakaramdam ako na balik kaya ako. Kasi parang homesick. Pagka nandun ka na ulit, tapos maho-homesick ka kagad eh. Lalo na if you stayed for like more than a month, makakaramdam ka ulit ng homesick. Ako may suggestion so parang, din. Suggestment. Suggestment din. Mali. Ako iba naman ang suggestment ko. Ano suggestment? Bakit kaya ano, di ba nagkakausap naman kayo, nagkakabanding kayo, bakit di mo diretsuhin? Bakit di mo itanong ng diretso na yan yung lahat ng nararamdaman mo? Wala na, matatanong pa. Nagpa-plan. Kasi alam mo kung bakit? Kasi kailangan niya masaktan ng malakas na sampal. Matagal siya nasaktan, Kara. Hindi nga siya naman. Hindi pa yung ano eh. Talagang Kara, tanggap ni Ana kung nasaan lang sa buhay ng lalaki. Oo nga, pero hindi pa rin yung face-to-face. Ang natatanggap lang niya kurot, hindi pa sampal. Diba? Actually, kasi ito yun eh. Alam mo, ang isang tao, pag nasampal lang katotohanan, saka siya matatauhan. So kung halimbawa, ano mo yung fear mo, kumbaga labanan mo, tapos maging brave ka enough na tanungin siya, ano bang plano mo? Kasi 32 na ako, wala ka namang plano sa akin, nag-uusap tayo ng ilang years, so saan to papunta? Mahal mo ba ako o hindi? Bakit di mo diretsuhin ng ganun? Kuyan, ganda ka. Anong sagot over-sex niya? Over-sex. Dati kasi, dahil magkausap kami, dahil nasa abroad ako, natanong ko na yan. Like, ano bang plano mo? Anong sagot niya? Sabi po niya, umuwi ka. Oo. Sa umuwi ka. And then makikita mo, ano na uwi ko? Wala naman. Kailan ka dumating dito? Umuwi ako last 2022 po. 2022 pa. And until now, Actually po, yung una kong uwi. Hindi, itong uwi mo na to. Kailan ka dumating ngayon? Huling uwi mo na to? Two weeks ago. Sa 2 weeks ago na yan, wala. So, balik mo sa kanya yon. Nag-usap tayo last time, nagtanong ako. Tapos ngayon, wala pa rin improvement. So, kailangan ko na mag-decide, di ba? Kasi, yung wait lang. Tanong ko na wait.
naiinid na ako sa papunta yung payo mo. Ano? Pero walang obligasyon ng lalaki paliwa. Sagutin ka. Hindi niya itatanong yun dahil may obligasyon ng lalaki o wala. Itatanong niya yun para sa sarili niya. Tinanong na nga niya. Hindi nga, tagal na nun eh. Ito, para naka-ano pa rin si Ana, nakakapit pa rin siya. So, ang gusto nating mangyari, tanggalin yung kapit ni Ana. Baka tuko si Ana. So, pag natauhan si Ana sa itatanong mo, kasi kakadating mo lang, di ba? Oh. Baka so, tuko siya. Anong nangyari? Walang nangyari, di ba? Makalinta siya. Kasi po, yun nga, gandang kara, way back nung unang kita namin, that was 2019. Mm-mm. So, after naming magkita, doon niya ako tinanong, nung pabalik na ako abroad, doon niya ako tinanong if I can be his girlfriend. Nung 2019 pa. Yes po. Mm-hmm. Tapos, I said, bakit ganito yung... Kailan ka nag-break? 2020 po. Okay, i-fast track na natin kasi lahat ng mga nangyari in the past, wala na yun. Ang tao nagbabago kada minuto, kada oras, kada araw. Ayan, ibang tao na siya ngayon. Okay, kasi anak to ko. So ngayon, Ate Ana, dahil ibang tao na siya ngayon, ngayon yung kailangan mong malaman since na-experience mo yan, yung crisis na yan, kailangan mo siyang kausapin ng derechahan para marinig mo lang sa kanya na eto, hanggang dito lang talaga, wala naman talaga akong plano for you, kung ganun. Doon ka makakapag-isip-isip kasi sayang din naman talaga yung ticket, di ba? Di ba? Hindi ka ba nang hihinayang? Kung ang gagawin mo is mag-aanuhan kayo, anong tawag sila na patintero? Mag-aanuhan sila. Kung magpapatintero kayo ng paulit-ulit, walang ano, dapat ano na. Kumbaga matapos na yung laro. Matagal nang alam ni Ana yung sagot. Hindi niya tinatanggap. Nagbe-base kasi siya dun sa past. Kaya ang ginawa niya, naging toko na lang siya. Nagbe-base kasi siya dun. Kaya ang kailangan natin yung present eh. Papadyakon. Diba? Papadyakon. Hindi naman toko. Nagalit na siya. Hindi ako toko. Hindi ako toko. Muti-hindi ka toko. Tam-taks ka gano'n. Kasi papadyakon. Naman tawa? Ganda kara. Nanig ko siya dahil gusto niyang pumunta ng Canada. Nako, may mga bago revelations. Kaya pala pinahawakan ng... Yes, may plano pa pala. May benefit lang. At Kara, alam kasi ni Ana, hindi siya bulag sa nangyayari. At kontento siya sa halaga ng importansya na kukuha lang niya. Wala siyang reklamo doon. Okay sa kanya yun. Tama ka naman na baka it is not that painful yet for Ana kaya hindi siya makapag-design. Pero ang problema kasi, Kara, she's not hurt. Okay sa kanya yung matatanggap niya. She's not hurt. Hindi kasi para sa decision making niya. Dahil kung hindi siya matatauhan talaga, hindi niya gagawin. Parang hindi pa rin until now. Pag nag-decide si Ana na mag-stay sa Pilipinas, hindi na siya kakausapin ng lalaki. Alam mo kung bakit? Wala na yung Canada. Hindi na makakapunta sa Canada. Yun nga. O diba? Yun nga, kailangan ma-voice out mo sa kanya lahat ng nararamdaman mo para matapos na. Kasi minsan kailangan mo nating masakta ng sobra eh, bago tayo... Okay, kailangan natin ng trigger. Yung trigger warning, yung trigger moments. Kailangan natin yun minsan para mapakilos tayo eh. So, para mapakilos ka ng gagawin mo, baka kailangan mo masaktan talaga ng todo sa kanya na face to face, hindi yung pakiramdaman lang. Kasi for now, pakiramdaman lang eh. Diba, wala kayo napapag-usapan talaga. Ano, prangkahin mo na. Paano diba? Po kapag tinanong ko sa kanya yung mga questions na yan? Di yun, maganda nga yun. Hindi pa rin niya ako bigyan ng concrete na answer. Wala, dyan ka pa rin. Ang ibig sabihin nun, yung sagot niya na hindi complete, yun na mismo yung answer niya. Kasi kapag ang answer niya is sure siya sa'yo at yes ang answer niya, walang halong iba yun, yes lang. Sure. Wala nga, diba? Gusto yung laki sa kanya. Wala nga. Pag answer ang isang tao sa sagot, ibig sabihin wala yun. Negative ang ibig sabihin nun. Wala, di ka niya gusto. Tapos. Toko. Uy. Ano yun?
and no one should stop you, and you shouldn't stop yourself if you wanna reside here. Diba? Yun lang yung akin siguro. I mean, lose that guy. I don't know how. Siguro tama, no? Siguro enough amount of pain. Hindi ko alam paano makukuha yung, kasi sa totoo lang, tanggap na tanggap mo kung anong kailang niya ibigay sa'yo eh. It's not hurting you eh. Diba? Yes. Kumbaga aware ka, pinasok ko to, alam ko to. Nandun ka sa part na yun eh, no? Yes po. Oo. So baka kailangan ka ng dagok. Ako na lang gagawa, kara puntahan ko siya bukas, no? Dadagukan. Oo. Alam mo, minsan kasi yung pain yung nagpapakilo sa atin eh. Kapag sobra tayo nasaktan, yun yung time na makakapag-isip tayo na ito na pala yun, tama na. Eh, nagmerienda siya kanina ng juice. Eh, parang hindi pa ganun ka. Nilagyan niya anesthesia, kaya manhid siya. Pangalawa, that one, lose that guy. If you can, pangalawa, please don't compare the life that you have. We all run our own races. Ulitin ko, we all run our own races. Alam mo, the lesser the comparison you have to other people's situation, the happier you will be in life. Kung may kumpara, eh ano kung settled sila? Correct. Diba? Eh ano kung settled? Hindi mo naiisip, baka mamaya yung kinaiingitan mo, nag-uusap yung mag-asawa ko, nag-aaway, buti pa si ano? Yung classmate ko si Ana, kung hindi kita pinakasalan, dapat nasa calendar rin ako. Diba? You never know that eh, diba? Yes, po. So wag mong never make other people's lives and businesses your benchmark. Diba? We all have our own crosses to carry and we all have our own small victories to celebrate. That shouldn't be pattern to anybody. Yun. Naalala mo yung pinayo ko? Opo. Number one, lose that guy. Number two, don't compare your lives to other people's lives. At pangatlo, huwag ka na maging tuko. Ano mo magawin yun, please? Bibitaw na po. Ay, bago yan ah. Bibitaw ka na. Hindi ka gawin. Chere-chering lang tayo. Huwag ka magkano. Totoo ba? I'll try po. I'll try. Pero yan, hanapin mo yung trigger mo. I-trigger mo yung sarili mo para mapilitan kang mag-let go na. Kahit masasaktan. Pero okay lang po ba yun? Kahit masasaktan ka, tanungin mo, diretsuhin mo. Baka magkita and then, magtanong ng ganyan. Oo. Mag-usap talaga kayo. Kasi doon mo malalaman eh. Serious talk. Doon mo lang yan. Doon mo mako-confirm. Kasi alam mo naman eh. Oh, confirmation na lang pala. Eh, wala kayong magagawa kung yan ang pakiramdam mo. Obligado ka, di ba? Wala kayong magagawa sa part na yan. Di ba? Opo. Kaso Papa Jackson, yun nga, hirap na yung sabi niyo, let go. I've been trying the past few years. I've been trying to get rid of him. Kaso parang, ewan ko. Hindi ko magawa. Mahal mo talaga, no? Oh. Oops! Pinigilan niya. Oops! Alam naman po niya yun. Vocal naman po ako sa kanya doon. Kasi ano sinasabi niya pa nag-a-eladyo ka? Thank you. Hindi naman po. Nasabi naman din po siya na mas mahal kita, ganun. Then, wait. So when you say love you to him, he says I love you back to you. Yun po yung mga years ago na. Dati pa. Okay pa. Ngayon di na. Kasi nga po, nung nakipaghiwalay ako, na parang, tama na, maging magkibigan na lang tayo. Tutulungan kita, ang kailangan mo ng tulong ko. Sabi mo, mag-offer nga siya. Po. Pero kasi iba na yung noon sa ngayon eh. Mm-hmm. Ang tao nagbabago. Oo nga, naginto ko. Di ba? Kahit balik-balikan mo yung before na nag-switch siya sa'yo, okay kayo, naging kayo, iba na talaga yun sa ngayon. Opo. Di ba? Yun yung kailangan mo nang tanggapin, yung present. Yung present na siya. And then, yung ngayon kasi gandang kara, porsigido pa rin siyang makapunta abroad kasi nandun yung family ayon, niya. Ayun, kaya. And then, sabi ko, tutulungan kita for the last time. O, di sabihin mo sa kanya, huwag ka mag-alala, tutulungan pa rin naman kita eh, pero huwag mo na ako i-PM para makamove on ako kasi wala kang plano. Ano sila mag-coordinate kung walang PM? Eh, mag-abroad nga. Hindi, kapag ano na lang, talk to my secretary.
mas your pocket money or kaya pambili ng ticket. Sabi ko, tulungan na lang kita, huwag ka nang tumuloy dun sa agency. And then sabi po niya, hindi na, sabi niya, itutuloy ko na lang to. Sobra na yung tinulong mo sa akin. Sobra-sobra na, ganun po. Kaya parang, yun, okay lang sa akin na... So ano kanina din naman pala, parang willing ka, parang willing victim gano'n, no? Yes po. Willing ka naman pala. So it's not harmful for you. Hindi mo nakikita siya na harmful sa buhay mo kasi willing ka eh. Yes po. Ayun. So mukhang alam na natin ang sagot dito kay Ate Anna. Ang sagot dito ay maghihintay siya. Maghihintay ka hanggang sa maging okay ang lahat kung sakali man. Pero alam mo, huwag ka na mag-expect. Yun na lang. Kung halimbawa, pupush mo pa din yan, huwag na huwag kang mag-expect. Alam mo kung bakit? Kasi the more you expect, the more you will get hurt. The more na malalim yung expectations mo para sa isang tao, masasaktan ka lang. So kung ginagawa mo yan dahil gusto mo lang na ayaw mo siya mawala sa paligid mo, sige, tumulong ka lang, gawin mo lang, pero huwag mo nang asahan na babalik siya sa'yo or magiging kayo. Kasi kung talagang gusto niyang mangyari yon noon pa, 2024 na. Diba? 2024 na. Ang daming years na pwedeng dumaan. Kaso hindi eh. Gusto mo ba na makamit ka ng isang lalaki or magkaroon ka ng lalaki sa buhay mo na unstable ang feelings? Diba, ayaw mo yon? Masarap kaya kapag na-meet mo yung taong mamahalin mo talaga na stable yung feelings, na hindi ka naghihintay kung ipupursue ka ba o hindi. Diba? So, huwag ka na mag-expect. Okay? Okay po. Wala siya narinig sa'yo. Meron. Umuulang siya pero... Huwag ka mag-expect. Inaantay pa rin yung lalaki, PM siya para bago umuwi ng Canada. Ano ang conclusion mo sa nangyari ngayong gabi? Conclusion ko na matigas talaga pag ang ulo pagdating sa pag-ibig. Tama. Kahit anong sabihin mo. Diba? Tama. Matatauhan ka lang kapag nasopla ka ng husto. Kapag na-hurt ka ng malala. Doon ka makakakilos. Diba? Tama. Hay nako. Basta huwag maging toko. Papangka, thank you all very much for spending the hours with us. Sa lahat po ng mga mamis na nandito sa booth ngayon, maraming salamat sa inyong pagtambay na naman sa booth natin. Thank you very much. Oh. At may gusto ka bang vlog? Ba't yan? Wala may vlog ka ba? Wala pa. Ayan.